Yes, good evening once again. Welcome muli at blessed night sa bawat isa at syempre first honor natin palagi si Erin at ang mga nariyan si Nanay Pinida no? At mga nariyan na rin, wow, maaga si Joel at si Nanay Lucina, Francisco Pinida, si Joel, at ang mga nauna na sa atin. At sa lahat po na nariyan, good evening po at welcome po muli sa atin. At kung di ako nagkamali, si Talits yung isa na yan. At salamat sa mga maagang nag-heart. Ano? So welcome Talits at si Engineer Pereira, welcome po, Engineer. At good evening po, Bishop Dan, sabi ni Engineer. At purihin po ang Panginoon. At si Robin de la Cruz, good evening po. Yes, good evening Robin. At si Talits, at good evening po, Bishop and Pastora. Kaya lubos tayo nagpapasalamat sa Panginoon muli. Yun nga po, hindi natin palagi, excuse me, hindi po natin nakakalimutan na pasalamatan ng Panginoon sa bagong buhay na pinahihiram po niya sa atin araw-araw, oras-oras, minuto-minuto, sigo-sigundo ay marami po mga namamatay at sa iba't ibang kadahilanan. Ano? Si Sarah Jane, good PM po. Yes, good evening Sarah. At si Robin at si Pastora, sabi ni Pastora, good evening Bishop at sa lahat. Yes, good evening po sa bawat isang nariyan. At patuloy nating binabalik ang pinakamataas na papuri at pasalamat sa mga ginawa niya sa araw na ito, no? Sabi nga sa mga nagdaang pandemic, ano, ay grabe yung nagkaubusan ng mga oxygen, ano, yung hangin. Pero sa biyaya ng Panginoon, libre po yung hangin natin, nakakalangap tayo ng hangin, hindi tayo kinakapos ng hangin, abay, napakalaking biyaya din po yon. Yan nga po na tayo ay makalasa pa. Yung sabi ng iba, ang sarap kumain, di ba? Kaya na biyaya po ang magkaroon ng gana ng pagkain. Nariyan na rin si Nanay Linda, si Amy, si Brother Lito Isgera at si Sister Dory ay nariyan na rin. Kaya patuloy po tayong nagpapasalamat tulad nga po ng sinasabi natin yung biyaya ng Panginoon, yung hangin at yung gana ng pagkain, aba eh malaking biyaya po yon sa atin, no? At yun nga lang minsan mahirap po mag control ng pagkain at nakakataba at nakalaki ng tiyan. Kaya ganun din po tulad ng ating nabanggit ng kagabi na ang isang malusog na pangatawan ay kailangan din natin para po tayo patuloy na gumagamit ng Panginoon mightily sa ating buhay, ano. So, salamat sa sandaling ito na patuloy po nating naranasan ang biyaya ng ating Panginoon. So, Nanay Rosila, good evening. Nanay Rose, at si Clear, nariyan na rin. At lahat po na nariyan ay patuloy nating pinapasalamatan ang Panginoon. Patuloy po natin na dinidiscuss ang ating pananampalataya, no? Na kung saan alam natin do sa ating Sunday service ay
tinatalakay po natin Jesus the promised Messiah. Patuloy nating dahan-dahang kinikilala ang ating Panginoon. Kaya kung sino siya, hindi lang yung maraming pagkaakala ng iba na dahil Christmas ay bigayan ng regalo. Kilalanin natin si Jesus kung sino talaga siya at ano talaga ang purpose ni God, bakit niya ibinigay sa atin ang kanyang bugtong na anak. Kaya yun po yung ating tinatalakay tuwing Sunday, lalo na ngayong Christmas. At patuloy din po nating ipanalangin ang mga nalalapit nating eleksyon. Mukhang painit na painit yung mga ating eleksyon, ano? Panalangin natin na bigyan tayo ng Panginoon ng karunungan, kaalaman, na piliin ang maging next president po natin at ang sunod nating vice president, ang mga senator natin, congressman natin, at ang lahat na nariyan. So nariyan na rin si Diorilyn Salvatierra. Kumusta ka, Diorilyn? Kumusta ka ni teacher dyan? Nariyan na rin si Olivia Aquino at si Eva, no? Si Joshua David Cruz. Aba, Joshua. So, na-miss ko yung pagtugtog mo ba? Nagtugtog na ba si Joshua nung linggo? Hindi pa naman, ano? So, sa lahat po na nariyan, welcome po. At si Sister Pina Sarati Torres. Ay, kumusta po kayo at kumusta dyan kay Brother John at si Tatay Andoy. Kumusta, Tatay? Balita ko, nag-church po kayo nung linggo. Hindi tayo nagkita, no? Si Nanay Linda. So, praise God. At sa ating tatlong pananambahan po nung linggo ay medyo maganda po yung attendance natin. Ano, nandiyan si Millie Villanueva, si Nanay Virgie Garcia. Kaya yun po, tuloy-tuloy po yung ating pananambahan. Kaya sikapin natin na makapag-church na po tayo. Ano? Kasi nariyan na po uli. Sabi nga ni Pastora kanina sa FB ay mayroon ng 24 countries na mayroon ng Omicron. Ano? Nariyan na rin si Teacher Mylene Bayonon. Yes, Teacher, may good evening. At si Janice Torres ay nariyan na rin. Ano? So, welcome po ang bawat isa. At yun nga po ang sinasabi ko kanina na binabalita ko po sa inyo na nung Sunday, maganda po yung attendance natin sa morning. Maging sa youth, yung mga youth po, yung mga kabataan na isama po natin kasi matagal-tagal na rin po silang hindi nakasama sa pananambahan natin. Ang ating mga youth ay mayroon silang 1, 2, 3 na pananambahan kaya excited sila magkita-kita uli. At mayroon po tayong 4 to 6 na pananambahan. Kaya habang may children po tayo, lahat po ng mga children natin, yung mga anak natin, nag-resume po tayo ng ating Sunday school. Sa mga apo po natin ay dalhin po natin kapag Sunday ng 9 o'clock, ano? So, mga 8:30, mga ganon po. At yun nga po ay patuloy tayong nagpapasalamat sa Panginoon dahil nagbukas na uli ang ating mga pananambahan. Pero yun nga, siyempre ingat pa rin po tayo. At yun din, sabi na natin, yung cycle, baka next year, baka January o February, March, ay baka magkaroon na naman ng lockdown, no? Dahil dito sa Omicron, sa Corona, sa COVID-19 variant Omicron na tinatawag. Kaya salamat po sa Panginoon dahil itong nakaraang linggo na ito ay pinagpala po tayo ng Panginoon. Kaya sa lahat po, panalangin po natin, maging sa mga mission natin sa Santa Maria, sa Quezon City,
at maging sa ating daughter church doon na hindi na natin nadalaw sa Mindoro, ano. So nariyan po si Abigail, nariyan si Amy, at nakita ko rin, nariyan na rin si Kathy, ano, si Ronay, at sa lahat po, ano. So, dahil lang po, inom lang po ako sandali at mananarangin na po tayo at magsisimula po tayo. Inom po tayo ng tea. Nariyan po si Pastor Al, si Kim Gabriel, kamusta kayo? Si Nanay Puring Borbe ay sa welcome po sa ating nightly prayer at pag-aaral po ng salita ng Diyos. Tayo po yung muko at tayo po ay manalangin sa gabi pong ito. Pinupuri po namin kayo, Ama, at pinapasalamatan dahil dakila po kayo sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya nagpapasalamat kami sa mga nagdaang oras, araw, sa aming mga buhay, sa aming pamilya, sa lahat, Panginoon, na pinagpala niyo po kami. Kaya salamat na saan man naroon ang aking mga kapatid, ang iyong mga anak ay patuloy niyo po silang pagpalain at ingatan saan man sila naroon. Ngayon, Panginoon, ang aming dalangin ay samahan mo kami sa aming pag-aaral ng iyong salita. Patuloy mong buksan ang aming spiritual eyes, spiritual mind, at patuloy ka naming makita, patuloy ka naming maunawaan, at ang mga salita mo ay huwag naming makalimutan. Father, we thank you and we bless you, and we bring you back the highest praise, glory, and honor belongs to you. In Jesus' name I pray. Amen, amen, amen. So, magandang gabi po ulit. At sabi nga po natin, ang buhay natin kapag na kay Kristo ay pasaya ng pasaya, kahit ang daming mga pressures, daming mga problema. At sabi nga natin, huwag nating hayaan na habang tumatanda tayo, ay lalo dapat tayong maging masaya at lalo tayong paganda ng paganda at pagwapo ng pagwapo. Na ay kumusta Brother Eric at si Sister Evangeline Cruz ay nariyan na rin. At sa lahat po ng mga nag-amen, salamat po sa inyo. Ano. Okay, si Maddy ay nariyan na rin. Kaya welcome po sa ating pag-aaral at patuloy po nating tinitignan ang pananampalataya. Ano. Kaya yun nga po, kaya ngayon sa panahon na ito, ay lalo na sa panahon ng pandemic at sinasabi natin na itong COVID-19 ay babago-bago lang ng pangalan pero tuloy-tuloy at pa-worse ng pa-worse po ito. Kaya kailangan natin ang subaybay ng ating Panginoon at kasama ang kanyang pangunguna at kasama ang ating pagkapit sa kanya. Dahil sabi ko nga ng mga nakaraan, mapalad tayo dahil sa last days, sa end times, ay tayo yung itinalaga ng Panginoon na mabuhay sa panahon na ito. Na ibig sabihin, may magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Kaya ngayong gabi ay patuloy tayong titignan natin ang ating pag-aaral, ano, tungkol sa pananampalataya. So dito po sa ating pag-aaral, faith is imagining the positive possibilities. Faith is imagining the positive possibilities. Kung titingnan po natin, ay halos kasing kahulugan ito ng Hebreo chapter 11 verse 5. So faith is imagining the positive possibilities. So ang kinuha ko po sa the word positive, positibo, ano? Pero kinuha ko po sa Tagalog yung naglalarawang diwa, ano? At sa mga possibilities naman ay kinuha po natin ang salitang mga tiyak na bagay na maaring mangyari. So, faith is imagining the positive possibilities.
kung titingnan natin sa Tagalog, ang pananampalataya ay naglalarawang diwa sa mga tiyak na bagay na maaring mangyayari. So ito po yung binigyan ko ng kahulugan. Ang sa faith is imagining the positive possibilities. Ang pananampalataya ay naglalarawang diwa sa mga tiyak na bagay na maaring mangyari. Medyo mahaba, no? Pero yun po yun ang pinaka makita natin. Kaya sabi ko nga, parang kung titingnan natin ang kahulugan ng faith sa Hebrew chapter 1, chapter 11 verse 1, yun nga po yun. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyari ang ating inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. So dito naman sa ating pag-aaral ngayon ay faith is imagining the positive possibilities. Naglalarawang diwa sa mga tiyak na mga mangyayari. So ito po yung positive imagining the positive possibilities. So ang pananampalataya ay naglalarawang diwa sa mga tiyak na bagay na maaring mangyayari. So Hebrew chapter 11 verse 1. At pwede rin po nating tignan ang mga salita na ito sa ating pag-aaral sa mga sa Salmo na sabi rin, but those who seek the Lord shall not lack any good thing. Kaya titingnan po natin sa ating mga pagsalarawang diwa ay titingnan natin sa ating imagination, sa ating positive imagination ay titingnan natin kung gusto natin na maabot sa bawat isa sa atin ay may mga bagay tayong gustong maabot at yung mga desired goal natin yung gusto nating ma-achieve at yung desired goal po natin. So pwede po tayong kumuha ng lapis at bullpen o at papel na pwede nating sabihin na isulat natin ang lahat ng resources na kailangan natin para makamit natin ang mga desired goal natin. At wag nating kalimutan yung iba, no? Dapat wala tayong nakalimutan. At ilagay mo maari doon sa mga listahan ay para maabot natin ang mga bagay na ito na ninanais mo sa buhay ay nakasulat doon ay maari o na siguro money, education, influence, or masabi natin na property, or masabi natin na mga yun nga, sabi ko ka na mga impluensya or kaya opportunity sa buhay natin. Maari yun ay ang mga bagay-bagay na nakasulat doon para marami pang mga bagay na kailangan para tayo makuha natin ang mga bagay na hinahangad natin sa buhay. So, make sure you're included everything. Sulat ka, ito yung mga kailangan ko para ako magtagumpay. Ito yung mga kailangan ko para maabot ko ang aking mga desired goal sa buhay. So, siyempre, kapag lahat ay sinulat natin, ay have you included on your list your own positive imagination? Your faith. Nakasama ba doon sa iyong mga listahan kung paano ka maabot mo ang mga pangarap mo sa buhay para ikaw ay magtagumpay? Nakasama ba roon yung your own positive imagination? Yung sabi nga natin ay yung imagination or imagining
ay naglalarawang diwa, ano, na makita natin na yung mga positibong paglarawan ng mga bagay na gusto mong maabot. Sabi nga po, kapag gusto mong magkaroon ng isang vision, so the power of visioning, ano? So the power of visioning, the power of imagination ay isalarawan mo ano ang gusto mong maging. So kapag sinabi nating faith is imagining the positive possibilities, ay inaglalarawang diwa ka, pinipicture mo ano ang gusto mong marating, ano ang gusto mong maging, ano yung mga desired goal mo sa buhay. Kaya isang bagay po na makita natin na dapat makasama yung positive imagination and your faith. So, kapag sinabi nating positive imagination, ay ito yung dapat yung mga positibong pananaw sa buhay natin o positibong pagsalarawan ng mga tiyak na maaring mangyari sa buhay natin. So, ibig sabihin, kapag pananampalataya ang involved sa buhay natin, kaya yun nga po sinasabi natin, faith is imagining the positive possibilities. Na nagsasabi na ito, nagsalalarawang diwa tayo, pinipicture mo yung mga maaring mangyari sa iyong darating, sa darating mong buhay. Ano? Kaya titingnan natin na ito ay isang bagay na ang pananampalataya, faith is imagining the positive possibilities. Kaya titingnan po natin na dapat kasama sa ating mga listahan para tayo ay magtagumpay ay yung your own power of imagination, ano? So yung your own faith, your own power of imagination. Kaya ito po ay isang magandang bagay na makita natin, ano, na your own faith dapat kasama sa listahan mo para paano ka magtagumpay, and then your own power of imagination. Kaya kung gusto mong magtagumpay at kasama yung mga kasama sa ulit na sinabi ko, na ilista natin lahat ang mga bagay na gusto nating magamit para tayo ay magtagumpay. Ulitin ko yung ating pag-aaral, ang pananampalataya ay naglalarawang diwa sa mga tiyak na bagay na maaring mangyari. Kaya ito po siya, sure tayo, positive tayo dito. Ano? Kaya sabi nga po, what you imagine is what will transpire. Ulitin ko po yun. Ano? What you imagine is what you will inspire. What you imagine is what will transpire. So kung ano daw po ang sinasalarawang diwa mo, pinipicture mo, yan ay mangyayari sa'yo. Kaya faith is imagining the positive possibilities. So, what you imagine is what will transpire. Kaya magkaroon ka man lang ng pagsalarawang diwa, ulitin ko po yung kinuha nating definition sa imagining or imagination, maglarawang sa diwa. No? So, yung sabihin, pinipinta natin. So, kapag sinabing ini-imagine natin, binivisualize natin, pinipinta natin ang mga bagay na gusto nating mangyari, na pinaniwalaan natin ito dahil sa ating pananampalataya, natitiyak tayo na sa tulong ng Diyos ito ay mangyayari. Kagabi po pinag-aralan natin isa sa mga ano, God is evil, ano?
So pinag-aralan po natin ito. At ngayon naman ay tinitingnan natin yung faith is imagining the positive possibilities. Kaya kung magkaroon po tayo ng larawang diwa, kung magpipicture tayo ng mga gusto nating mangyari, ay ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo, imaginin mo na mas mga positibong bagay. Imaginin mo na ito ang gusto kong mangyari, Lord. Kaya isang bagay po ang makita natin na faith is imagining the positive possibilities. Kung ano yung pinipinta mo sa iyong larawan, sa iyong buhay na gusto mong mangyari, yun nga ang magaganap sa'yo. So what you believe is what you will achieve. So yun po yung makita natin. Ano? So kanina ay sinabi ko na what you imagine is what will transpire. What you believe is what you will achieve. Kaya totoo po yun. Kung ano yung pinaniwalaan mo sa buhay mo, ano yung pinaniwalaan mo na kayang gawin ng Diyos sa buhay mo, ano yung pinapaniwalaan mo na kaya mong gawin, mangyayari nga po yun. Kaya kapag nagsimula po tayo na mag-release po, ano, kaya sinasabi, when you imagine positive possibilities, you release enthusiasm. When you imagine positive possibilities, you release enthusiasm. Kaya ito po isang bagay na makita natin. When you imagine positive possibilities, kaya kapag nagpipinta ka ng mga magagandang bagay, tiyak na bagay sa buhay mo, ay nagbibigay po ito ng panibagong kasiglahan sa atin. Ito ay nagbibigay ng enthusiasm sa atin. Bakit? Kasi nakikita mo na yung gustong gawin ng Diyos sa buhay mo. Ito yung nakikita mo na, ito ganito pala ako. Ito yung after 5 years, after 10 years, ay makita na ito ang mangyayari sa buhay natin. So faith is imagining the positive possibilities. So kapag naroon yung faith is imagining the positive possibilities na maaring mga tiyak na mga bagay na maaring mangyari sa buhay natin, yung mga posibilidad, mga maaring mangyari o tiyak na bagay na maaring mangyari, ang sabi nga po, you are driven with a strong desire to succeed. So when you start having a faith na naglalarawang diwa na ito ay mangyayari sa buhay mo, you are driven with strong desire to succeed. Bakit? Bakit? Kasi bakit na naroon yung driven with strong desire to succeed? Kasi nakita mo na eh. Na-visualize mo na eh. Naipinta mo na eh. So, pagkatapos mo na ipinta ang iyong bukas, ang pwedeng mangyari sa iyo bukas, pagkatapos mo ito na ipinta, ay ito yung driven with a strong desire sa buhay mo. Na ito na yung magtutulak sa iyo. Na magpursigi ka dahil alam mo na tiyak ka sa iyong kinabukasan. Kaya parang ito yung may tinuro ako noon na power of vision. Ano? So yung power of vision. So pero ngayon ang ating pag-aaral ay faith is imagining the positive possibilities. Na ang pananampalataya ay naglalarawang diwa sa mga tiyak o positibo na bagay na maaring mangyari. So yung mga possibilities ang kinuha po natin na mga bagay na maaring mangyari. Kaya ang isa po sa mga importante
sa iyong mga listahan para ikaw ay maging magtagumpay, maabot mo ang mga bagay na yon is your own faith and imagination. So dapat strong yung faith mo, no? Kaya yung faith plus yung imagination. So ulitin natin, hindi yung imagination na parang fantasiya, no? Hindi po. Ang kinuha po natin sa imagining or imagination, naglarawan sa diwa. So, ibig sabihin, pinipicture natin, pinipinta natin, binivisualize natin. Yun po yung ano natin sa power of imagination. So, sa pagtagumpay ang pinag-usapan natin, to achieve our own desire and goal sa buhay natin, we have to increase our faith at yung magkaroon ng clear-cut vision sa buhay natin or our imagination. Kaya sabi nga po, if you have faith na nagkaroon ng imagining the positive possibilities, you have the power to control pictures that are put into your mind. Kaya ang ating kaisipan ay mayroon pong gayon pataasan ng mga pixel ngayon sa mga sa camera, ano, kung bago camera mo mas malinaw, kapag obsolete na yung cellphone mo, aba, naiwanan na, no? Marami ng mga bagong moderno na malinaw, at minsan naman kahit hindi ka naman kasing gwapuhan, kapag maganda yung camera mo na magpapagwapo sa iyo, ano, at magpapaganda sa iyo. Kaya pero ang Diyos ay ang una niyang mas nauna pala ang Diyos doon sa mga camera na yan. Nilagay niya sa utak natin. Nilagay niya sa isip natin to visualize, to imagine na pwede tayong mag-create ng pinta ng ating maging bukas. Kaya may kakayanan tayo. Ang ating kaisipan ay may kakayanan na magpinta, na magbuo ng gusto nating maging mangyayari. Kaya nga po, sinasabi natin, what you imagine is what will transpire. What you believe is what you will achieve. Kaya ito po yun, ano? Kaya kapag ang isang tao ay visionary at naroon yung positive imagination sa buhay mo, ay nakikita mo na, no? Kaya sabi nga, you are driven with strong desire to succeed. Kaya sa buhay natin, do not allow yourself the destructive luxury imagining all the negative possibilities. So, huwag nating haluan yung positive possibilities, huwag nating haluan ng negative possibilities. Kasi kapag mag-focus ka sa negative possibilities, talo na kagad. Kaya ang kailangan natin ay mag-focus tayo doon sa tinatawag na positive possibilities. Kaya faith is imagining the positive possibilities. Pupukos tayo sa pag-imagine, sa paglarawang diwa sa mga magagandang bagay sa buhay po natin. Kaya kapag ganun po ang gagawin natin, imagine the positive possibilities actually happening. Kaya kung magsalarawang diwa tayo, ay ang mga naipinta natin ay isa-isa itong mangyayari sa ating buhay.
So habang nag-i-imagine tayo, habang naglalarawang diwa tayo, ay yung mga binivisualize natin, yung mga ini-imagine natin, na may pananampalataya, ito ay dahan-dahang mangyayari sa buhay mo. Kaya parang ulitin natin, kapag ano yung palagi mong iniisip, ano yung palagi mong naipipinta, yan ay mangyayari sa buhay mo. Siyempre, kapag naipipinta mo yan, kapag nasa larawang diwa mo yan, palagi mo yung pinagpipray. At yun nga sinasabi natin, you are driven with strong desire to succeed, and then naroon yung driven tayo ng enthusiasm. Dahil gustong-gusto natin, nakikita na natin, ito pala ang pwedeng mangyari sa akin. Kaya hindi ako papayag na magpatamad-tamad, hindi ako pwedeng pabanjing-banjing dito kasi gusto kong maabot ang isang bagay na yon sa tulong ng ating Panginoon. Kaya imagine the positive possibilities actually happening. Kaya full of excitement. Excited tayo na mabuhay. Kasi lahat ng mga bagay na isinalarawan natin, lahat ng mga bagay na pinaniniwalaan natin ay nagaganap. Diba? So kapag gano'n na mangyari, aba, hindi excited tayo. Kaya sabi nga, sa mga nagdaan nating mga pag-aaral, kung mangarap ka man lang, lakihan muna. Ano? So kapag naroon po yung faith is imagining the positive possibilities, kung nagawa po natin ito, ay ito po yung mga ilang resulta na makita namin natin. Ano? So some results na makita natin sa faith is imagining the positive possibilities. You will get so excited that the best people in the world will be attracted to your side. Kaya isang bagay po ang makita natin na habang excited tayo na kinikwento, habang kina-excited tayo na ipinamumuhay yung mga binivisualize natin, yung mga ipinipinta natin, yung mga isinalarawang diwa natin, ay marami, makaka-attract ito ng mga tao na maniniwala sila sa iyo. No? Kaya dapat malinaw sa atin, kaya dapat yung sinasabi natin na clear-cut vision. Kapag mayroon tayong clear-cut vision, ay yung mga tao, ma-attract sila, maniniwala sila. Ba, maganda yung pangarap mo, maganda yung tinutungo mo. At may magandang mangyayari sa buhay mo. Kasi isa kang visionary, ang tawag natin dito kapag paiksiin natin itong ating pag-aaral ay visionary. Ano? Faith is imagining the positive possibilities. So remember this, ano? The truth is, everybody wants to associate with a winner. Diba? Ulitin ko po ito. Everybody wants to associate with a winner. Bakit? Ang mga tao, kapag may nagtagumpay, aba eh, maraming mga kaibigan yan. Diba? Ang mga, kapag may nangyayari, sabi nga, kung mahirap ka, minsan ay pinagkakaila ka pa ng mga kamag-anak mo. Ano? O minsan, kaibigan mo. Kamag-anak mo ba yan? Yan? Hindi ho. Wala akong kamag-anak na pulubi. Wala akong mag-anak na mahirap. Hindi ko yung kamag-anak. Mari kapilido ko lang. Ano? Pero kapag ikaw ay successful woman, successful na tao ka, aba eh, maging yung mga hindi mo kakilala, gusto ka maging kaibigan. Hinahanap ka, sino ba yun? Gusto ko siyang makilala. Sino ba siya? Gusto ko siyang makilala. Ba? At minsan, sabi nga, kahit hindi mo kamag-anak, ay nagiging kamag-anak mo. Bakit?
Kasi may nakita silang kakaiba sa iyo. You are a winner. You are a successful. Nag-succeed ka sa maraming bagay. At minsan naman, yun nga, gusto nilang lumapit sa iyo, gusto mong tulong. Yes, yun naman yung purpose ni God. Bakit tayo pagtagumpayin? Ano? Remember this, everybody wants to associate with a winners. Marami pong gustong makasalamuha ka, makasama ang isang taong nagtatagumpay. So by faith, tingnan natin ito. By faith, think your success. Picture your success. Verbalize your success. Work hard. Be expectant. Be patient. Claim it by faith and you will achieve sa mga bagay na ito. So ulitin ko po ito para pwede nating sunod-sunurin para po sa step by step how to achieve your desired goals. Ano? So everybody wants to associate with a winner. So, steps how to become a winner, to become successful, and how to fulfill your desire and your visions in your life. Number one, by faith, think your success. Number two, picture your success. Number three, verbalize your success. Number four, work hard for your success. Number five, be expectant. Number six, be patient. And number seven, claim it by faith. And you will be an achiever. So, you will achieve your desired goal kapag malinaw ang iyong vision sa buhay. So, faith is imagining the positive possibilities. Kaya, kailangan natin sa lahat ng mga tools or mga bagay para tayo ay magtagumpay, palagi kasama yung ating your own faith and your own positive imagination. So, sa huli, tingnan natin, ano? Everybody wants to associate with a winner. Tapos, tingnan natin to steps to how to succeed. By faith, think your success. Sa pag-aralan natin, think big and then picture your success. Visualize. Ipinta mo na siya. And then verbalize your success. So, i-confess mo na na ito ako. Ito yung maging ako. So, verbalize your success and then work hard. Kaya sabi nga natin, you are driven with a strong enthusiasm, desire to succeed. And then be expectant. Na always expect God's power, presence, miracles to perform, to help you para maabot mo yun. And then, be patient. Huwag kang magmadali. Hayaan mo ang Panginoon ang ikilos sa buhay mo. And then, ngayon pa lamang ay i-confess mo ito, i-claim mo ito na ang lahat ng mga bagay na iyong pinapangarap at iyong pinapanalangin ay tinanggap mo na sa pamagitan ng pananampalataya. Kapatid, ito yung binibigay ng Panginoon na mensahe sa atin ngayong gabi. Faith is imagining the positive possibilities. Kaya ngayon pa lamang, patuloy tayo na magsalarawang diwa ng mga bagay na mga gusto mong gawin, gusto mong maabot,
At yun nga po, para tiyak tayo, yung sinasabi natin, dream God's dream in your life. Ang isalarawan mo ay ang pangarap ng Diyos sa buhay mo. At ang pangarap niya sa iyo, Diyos, alam natin yun, diba? Gusto niya mapabuti tayo. Ang Jeremiah 29:11. Anong sabi ng Panginoon? For I know the plans I have for you. Plans not to harm you, but to prosper you and to give you hope and future. Walang pangarap ang Diyos sa iyo na ikaw ay magkaroon ng problema, magkaroon ng kabiguan, magkaroon ng kahirapan sa buhay. Ang pangarap ng Diyos sa iyo, ikaw ay kanyang pagpalain at magkaroon ng magandang kinabukasan. Kapatid, ang gabing ito ay isang paalaala na kahit sa panahon ng pandemic, hindi nagbabago ang magandang pangarap ng Diyos sa iyo. Na ikaw ay gusto niyang magtagumpay, makita kang kakaiba na anak niya sa panahon ng pandemic. Kaibigan, saan ka man naroon ngayong gabi? Ano mo bang kasama ka sa plano ng Diyos? At ngayong gabi, hindi aksidente kung anumang oras, anumang araw na napakinggan mo ito, saan ka man naroon, hindi aksidente na ang Diyos ay may magandang plano sa buhay mo. Gusto niyang makasama ka sa plano niya. Sa paanong paraan? Manalig ka sa Kanya at tanggapin mo siya bilang tagapagligtas ng iyong buhay. At ikaw ay Kanyang patawarin, bigyan ng buhay na walang hanggan, at isulat niya ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Maaaring ngayong gabi, sabihin mo, Bishop Dan, gusto kong tanggapin yung magandang plano ng Diyos sa buhay ko. Kung ganun ang iyong desire ng puso mo ngayon, manalig ka sa Panginoong Hesus at sumunod ka sa akin sa panalangin. Ganito ang panalangin, sumunod ka sa akin. Panginoong Hesus, nagpapasalamat ako sa iyong ginawa sa cross ng Kalbaryo. Pinagsisihan ko ang aking mga nagawang kasalanan. Hugasan mo ako ng iyong banal na dugo. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas, Panginoon, Diyos at Hari at Manggagamot. Salamat sa lahat ng bagay na isinulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa lahat ng bagay. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen, and Amen. So, ngayong gabi, isang bagay po makita natin na ang Panginoon ay mayroong magandang plano sa iyo. So, by faith, sinulat ni Pastora, sabi niya, think your success, picture your success. At hindi ko pa nakita yung iba sa verbalize your success, work hard for your success, and then be expectant and be patient and confess and claim your success. Dahil ang Panginoon may magandang plano sa buhay mo. At patuloy tayong nananalangin at mananalangin na patuloy tayong patatagin ng Panginoon, patuloy tayong palakasin ng Panginoon, dahil may magandang plano siya sa buhay ng bawat isa. Ngayong gabi, bago tayo manalangin, gusto kong tignan mo ngayon, ano ba yung gusto mong maabot sa buhay? At naipinta mo na ba, naidrawing mo na ba ang gusto mong maging marating balang araw sa iyong buhay? So bago tayo manalangin, naipinta nyo na po ang mga bagay na gusto mong maging. So faith is imagining the positive possibilities. Kaya ang puhunan natin is our faith. So always remember, faith is a gift of God. It is God's grace.
Kaya kailangan natin, kapag God's grace, kailangan nating hingin sa Kanya. It is intentional na hingin natin na i-increase niya ang ating pananampalataya. And then pray na yung power of visualization, power of imagination ay mag-increase sa buhay mo. At ito yung ating ipapanalangin ngayong gabi. Nabuksan ng Panginoon ang kalangitan, buksan niya ang spiritual world, ang physical world, at bibigyan niya tayo ng heavenly wisdom, knowledge, desire, most especially faith, na ang lahat ng bagay ay mangyayari dahil nagtitiwala tayo sa Panginoon. So habang tayong lahat ay nakayuko at nakapikit ngayong gabi, isang pangunahing susi para ikaw maabot ang iyong mga pangarap sa buhay, ang iyong pananampalataya. Nais kong manalangin tayo ngayong gabi, na ngayong gabi manalangin ka na sabihin mo, Lord, increase my faith. Increase my faith. Increase my faith. Pray, nahingin mo sa Panginoon na patuloy niyang dagdagan ito. And then, pray na yung bigyan ka niya ng power of visualization. Mapicture mo, tulungan ka niyang mapicture mo ang iyong future. Ma-visualize mo, maipinta mo sa iyong kaisipan, sa iyong pananampalataya, sa physical, sa spiritual world, ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo sa tulong at lakas ng Panginoon. Tuloy kang manalangin. At ngayong gabi, patuloy nating ipanalangin ang bawat Pilipino, ang ating pamilya, lalo na mayroon na namang nakaakma, nakaabang na panganib na sabi nila mas malala pa kaysa COVID-19, no? Sa Delta, sa mga unang virus na mga dumating, itong Omicron, ano? So, panalangin natin ang ating pamilya ay patuloy na ilapit natin sa Panginoon para ang ating pamilya ay well protected ng banal na dugo ng Panginoon. At hindi sila matakot, bagkos lalo magtiwala sa Panginoon. Nais kitang ipanalangin at ikaw ang iyong buong pamilya ngayong gabi. Ama, sa gabing ito, salamat Lord na itinuro mo sa amin yung faith is imagining the positive possibilities. Na kailanman hindi nagbago ang plano mo, kaya sa kabila ng pandemic na to, hayaan mo Panginoon na lalo ka naming makilala. We want to know you more, we want to love you more, we want to serve you more, and continue to increase our faith unto you, God. And give us, Lord, an obedient heart. And thank you, Father, for the power of visualizing, the power of vision that you have given in us, the power of imagination. Thank you, God, sa oras na ito na continue to increase, Lord, our love and success unto you. Lord, we pray sa gabing ito, saan man naroon ang iyong mga anak, patuloy mo po, Panginoon, balutin ang iyong mga anak ng iyong banal na dugo, at patuloy, Panginoon, ang kanilang mga pamilya, lalo na ngayon sa mga darating na mga balita na mayroong mga darating na naman na mga variant, Panginoon, ng Omicron
sa COVID-19. Dalangin po namin na yun nga po, continue to increase our faith and Lord, covered us with your precious blood. Kaya pinababalutan ko po sila na yung banal na dugo at patuloy na sinasaway ang lahat ng espiritu ng deception, spirit of fear, spirit of intimidation, spirit of anxieties, Panginoon, ay winawasak ko at sinisira sa kanilang mga buhay, Panginoon. Bagkos, I speak, Lord, I speak courage, I speak boldness, Panginoon, na labanan, Panginoon, ang mga paninira ng kaaway, Panginoon, and then give us, Lord, boldness to share the gospel, to preach the gospel sa lahat ng mga tao hindi pa nakakilala pa. Thank you, Lord, for your healing. Lord, we believe, Lord, 2,000 years ago, sa pamagitan ng mga latay at sugat mo, Panginoon, pinagaling mo na ang aming mga karamdaman. Thank you, Lord, sa by your stripe and your wounds, Lord, we are healed. Lord, help us to increase our faith, Lord, to believe that, Lord, na kami ay pinagaling mo na, Panginoon. Thank you, Father. Thank you for the good health. Thank you for the healing sa mga anak mo, anuman ang kanilang sakit, anuman ang kanilang karamdaman ngayon. Ama, salamat na mayroon kang dakilang himala sa kanilang buhay. May magandang plano ka sa kanilang buhay. Dalangin ko po, Ama, ang iyong mga anak. Kung may mga mag-asawa ngayon, Lord, dalangin ko, patuloy mong palakasin ang relasyon nila, palusugin, Panginoon, na lalo silang maging masaya sa kanilang mga pagsasama bilang mga asawa. Do maraming mga challenges, Panginoon, maari maraming mga problema, maari maraming kakulangan ng pera, o may mga relational problem, Panginoon, o maari may mga iba't ibang mga persecution. Dalangin ko, Lord, na patuloy mong bigkisin ang pagsasama ng mag-asawa, Panginoon, para hawak kamay sila na harapin, Panginoon, ang mga challenges sa buhay. Kung may mga magkapatid, Panginoon, o pamilya, Panginoon, ngayon, Lord, dalangin ko mga magkapatid, dalangin ko mga pamilya na patuloy sila, Lord, na hawak-hawak kamay, tuloy sila, Panginoon, na ikaw ay kikilos at gagawa sa kanilang mga buhay, O Lord. Lord, I pray na ang mga magandang bagay na pangako mo sa mga anak mo, Lord, walang bata, walang matanda, Panginoon, sa mga himala na gagawin mo, Panginoon, para sila ay magtagumpay. Lord, I pray, saan man naroon sila man ang mga anak mo na nakikinig at pakinggan, Panginoon, ang broadcast na ito, Lord, dalangin ko na anuman ang kanilang mga ginagawa, Panginoon, sila man ay bata, sila man ay may edad, sila man ay matanda, yung pangarap mong tagumpay sa nila, Panginoon. Magbubukas ka, Lord, ng mga door of opportunities sa buhay nila. Magbubukas ka, Lord, ng mga pintuan ng tagumpay sa buhay nila. Ikukunik mo sila, Ama, sa mga tamang connection. Ikukunik mo sila sa tamang tao, sa tamang negosyo na ibibigay mo po sa na. Thank you, Lord, dahil marami kang mga plano. Lord, ikaw, Panginoon, ay full of surprises sa buhay namin. Kaya salamat, Ama, na gusto mong palagi kami magtiwala sa iyo. Salamat, Lord, kung ano man yung na-visualize namin, ano man yung na-picture namin sa aming future na gusto naming maabot, Panginoon. Pinapanalangin ko ito, Ama, na ito ay hindi mawala sa buhay namin at naniniwala kami by faith, O God, na itong power of imagination, power of visualizing sa buhay namin, power of verbalizing of our success ay mangyayari, Panginoon. So God, sa pangalan ni Jesus na taga Nazareth, anuman ang kanilang mga pangarap, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, ito ay tinanggap na po namin at pinapasalamatan namin sa iyo. Thank you, Father, sa isang magandang gabing ito na binigay mo po sa amin at patuloy po namin dinadalangin ang mga anak mo, Panginoon, na nangailangan ng mga kagalingan, lalo na, Panginoon, ang mga nasa banig ng karamdaman o ang mga senior citizens, Lord, maraming mga senior citizens, Lord, na dahil sa kanilang mga
edad, sila ay marami ng karamdaman. Ama, sa pangalan ni Jesus na taga Nazareth, lahat Lord ng mga senior citizen na mayroon ng mga karamdaman, Panginoon, kung mayroon sila, mataas Lord ang mga sugar nila, hypertension, mataas Lord ang kanilang cholesterol, ang uric acid. May mga iba Lord na mga senior na na-paralyzed, na stroke. Lord, mayroon namang iba, Panginoon, na may mga cancer. Ama, lahat ng klaseng espiritu na binanggit ko sa pangalan ni Jesus, inutusan ko na umalis sa kanilang katawan at pumunta kayo sa lugar kung saan kayo nang galing. Lord, I speak peace, joy, and happiness sa bawat mga senior citizen saan man po sila naroon ngayon. Ano man, Lord, ang mga karamdaman at sakit na mayroon sila. Lord, even Panginoon, si MG Castrense, Pearly Marcelo, Pastor John Osorio, Christina Yap, Alexander Marcelo, Pablo and Bibi San Gabriel, Sia Espinosa, Pina Torres, Antonio Vidal, Angie Limbo, and Ronald Limbo, ay nilalapit namin sila sa iyo. Maging Panginoon, si Jess Liberan, sa kanyang dialysis, patuloy mo silang pagpalain. Maging si Chloe Lumagi, Panginoon, sumasakit ang tiya na sa hospital ngayon because of appendix. Lord, sa pangalan ni Jesus na taga Nazareth, abutin mo, Panginoon, si Chloe Lumagi saan man po siya naroon. Thank you, Father, sa lahat ng mga bagay na gagawin mong himala sa mga buhay. Maging, Panginoon, sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, saan man po sila naroon ngayong araw, pagpalain mo po sila at patuloy na bigyan ng magandang marami pang mga fruitful years sa buhay nila. Thank you, God, for the good health. Thank you, Lord, sa lahat ng bagay na ginawa mo. Even, Lord, si Amy Faustino, Panginoon, si Mark Ezekiel Balahadya, sa kanilang mga kaarawan, salamat, Ama. Give them, Lord, more fruitful years sa kanilang mga buhay. Thank you, Lord, sa lahat, Panginoon, ng mga professionals, sa lahat ng mga doctors, sa lahat, Panginoon, ng mga engineers, sa lahat, Panginoon, ng mga architects, sa lahat, Panginoon, ng mga may trabaho, ng mga professionals. Patuloy mo silang gamitin, Panginoon, sa aming bansa. At patuloy mo silang gamitin, Panginoon, ang mga teachers. Salamat, Lord, sa iba't ibang mga antas ng pagtuturo nila, ay patuloy mo silang gamitin mightily and effectively. Lord, ang mga estudyante, patuloy mo rin pagpalain, Lord, ang mga magulang at ang mga principals, ang mga may-ari ng mga school. Pagpalain niyo po, alam namin, Lord, na medyo mahirap ang panahong ito, pero ikaw, Lord, ang magbibigay sa nila, Panginoon, ng katiyagaan and more opportunity, Panginoon, sa mga nag-aaral, sa mga teacher, sa lahat, Lord, ng mga may-ari ng school. Ibi-bless mo po sila. Kasama, Panginoon, dito si Teacher Ria, Panginoon, Salvatierra. Lord, i-bless mo ang lahat ng mga simbahan. Lord, na ikaw ang itinataas, bless their bishops, bless their pastors, evangelists, church planters, Lord, their missionaries, and church leaders. I-bless mo, Lord, ang kanilang mga pamilya. Continue to supply all your needs, all our needs, Lord, emotionally, morally, financially, God, spiritually. Patuloy mong pagpalain ang lahat ng mga manggagawa mo po, Panginoon. Lord, we're praying, Panginoon, ang Asbog Pastor's Christmas Party this coming December 6. Pagpalain mo po, Panginoon, ang December 9, 2021 ordination, Panginoon, ni Pastor Pidel, at the same time Christmas party ng Kadham Values Formation ECMO NGO. Lord, patuloy po namin tinataas ang mga cascading, Panginoon, ng bawat bayan ng kasimbayanan, ay patuloy po na maabot namin ang bawat barangay, Panginoon, ang bawat barangay ay magkaroon, Panginoon, ng mga chaplain, magkaroon ng mga workers, Panginoon, to support them, Lord, morally, spiritually, Panginoon. And thank you, Father, sa gabing ito. Lord, patuloy po namin itinataas na ang mga bansa, Panginoon, na mayroong mga COVID-19 at mayroon na rin pong mga virus, Panginoon, variant ng Omicron,
Panginoon. Dalangin po namin ang United Kingdom, Panginoon, ang kanilang Prime Minister, si Boris Johnson, ang Argentina, si President Argentina Fernandez, Japan, President Spain, President Pedro Sanchez, Colombia, President Ivan Duque Marquez, Italy, President Sergio Mattarella, Indonesia, President Joko Widodo, Israel, President Reuven Rivlin, and of course, Lord, ang aming bansa, ang aming President, President Rodrigo Roa Duterte, patuloy mong bigyan ng kalakasan ng mga bansang ito, Panginoon, at patuloy po naming dinadalangin na lalong nilang makita, Lord, na mayroong isang manlilikha, mayroong isang tunay na Diyos na buhay, at mayroong tagapagligtas na si Jesus Christ, na taga Nazareth na namatay 2,000 taon na nagdaan at pagkatapos nabuhay, pagkatapos ng 3 araw at siya ay mabubuhay magpakailanman at siya ay maging tagapagligtas ng maraming mga tao. Salamat Lord, and Lord we pray ang mga 24 countries, Panginoon, na mayroon ng Omicron variant, Panginoon, ang mga ilan po nito, Panginoon, ay ang South Africa, Botswana, US, Canada, Nigeria, Saudi Arabia, Hong Kong, United Kingdom, Italy, Germany, Belgium, Israel, and Netherlands. Ito po, Lord, ang ilan sa mga bansa, Panginoon, na mayroon ng mga Omicron, Panginoon, na ito ay lumalaganap, Panginoon. So, Lord, we pray sa oras na ito na, Lord, tulad ng aming panalangin, na ihanda mo po kami at palakasin sa lahat ng mga variant na virus na ito ng COVID-19 na nag-iiba-ibang anyo, Panginoon. Lord, we pray ang mga tahanan, saan man po, Panginoon, sila naroon. Lord, i-bless mo ang mga nanay at tatay. I-bless mo ang mga anak, Panginoon. I-bless mo ang kanilang kasambayanan. And you will provide all your supply all their needs, Lord, morally, spiritually, financially, Lord, yung happiness, Lord, restoration, forgiveness, Panginoon, reconciliation. We pray, God, na you will visit them, Lord, at magkaroon sila ng financial breakthrough. Ang pamilya, Panginoon, ni Imelda Cahipi, Christian and Karen Cahipi, Kisi Talia, Amy Cahipi, Aileen Bautista, Cyrus Yumang, Mark and Irvina Castrense, Sunny and Mary Ann Canlas, Eloy and Flor Hauco, Pilipina Hauco, Amy Bautista, Eli Benedictus, Ria Garubillo, Patrick and Annabel Mujica, Arlene Perez, Bing Peralta, Justin Mark Ternal, Ian Bernal, Esther Reyes, Andy Reyes, Jonah Reyes Pong, Nimpa Tanghal, Jojo and Millie Villanueva, Alan and Hannah Jones, Omar and Eunice Galsuti. Lord, we pray ang lahat, Panginoon, ng mga frontliners namin, Panginoon, Ikaw, Lord, ang magpala sa nila, Ikaw, Lord, ang mag-ingat sa nila, Panginoon. At gayon din po, Panginoon, dalangin po namin ang mga senior citizens po namin, saan man po sila naroon, si Nanay Miling Kumpahinay, Leonardo San Diego, Pastor Pidel and Elena Pamudulan, Madam Susan Amatorio, Director Nicolas Amatorio, Kelina Aquino, Lodi Abiado, Miding Conanan, Lucina Pineda, Ramon Andigaya Salamanca, Jose Antelma Magsakay, Andoy and Linda Magsakay, Cora Bustamante, Antonio and Ellen Marcelo, Engineer Pereer, Virgie Garcia, Bishop Tidi Garbida, Loling Arsinas, Poring Borbi, Eli and Clarita Sanchez, Carding Conanan, Eloy Hauco, Garcing and Lita Katulong, Pablo and Bibi San Gabriel, Gloria Grapelo, Gloria Misa, Consing Tyson, Sally Stevis, Rose Baruna, and Nori Biag. Lord, saan man sila naroon, ang mga anak mong ito ay patuloy mong pagpalain, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Salamat, Lord, sapagkat ang iyong pagsama sa kanila ay naroon palagi. Lord, ang guidance and protection and blessing, Panginoon, sa iyong mga anak at samahan niyo po sila.
ang pamilya ni Pei Sagana, Victorina Alipio, Perlin Baltasar, Ferdy and Erin Castrense, Araceli Morales, John and Olive Season, at Chona Pong, Pastor Boy Carmen Marcelo, Jerry and Cecil Ramirez, Yuli and Beulie Odolio, Jing and Angie Dison, Mike and Jackie Salis, Noel Aquino, Donna Smith, Melody Garcia, Delia Cantos Limbo, Dr. Pin and Sherwin Lazaro, Pastor Ely and Rhoda Aquino, Jennifer Ock, Noel and Noreen Joy, Belen Osorio, Evelyn Ponce de Leon, Sid and Nida Ngadi family, Yoli Johnson, Marites Avalos, Adrian and Paulino Tomas, Abby Gaspar, Alpa Aquino, Chichi Yap, Karen Grace Cahipi, Eloisa Abayan, Pastor Daniel Dundon Ramirez, Sheila Enriquez, Caroline Choi, and Patricia Gamas. Salamat Lord sa mga buhay ng mga anak mo saan man po sila naroon. Pagpalain mo maging mga pamilya ng mga OFWs po ng mga anak mo ay dalangin po namin sa gabing ito. Dalangin po namin ang si Kenneth Santos, si Darcy Joan Hinlo, John Michael Marcelino, Ramon Marcelino, Alvin Marcelo, Carlo and Lisa Ventura, Bernadette Bernardo, Norwan Camua, Gerlin Catolong, Janet Silverio, Karen Bulaon, Mitch Tyson, Christian Cahipi, Lisel Barona, Bilma Montimayor, Dino and Gisa Cruz, Pastor Nitan and Sarah Ngadi Osorio, Janice Torres, Angelica Barona, Ferdy Ramos, Norwin Mangunay, Olive Caraldi, Danny Galario, Maria Luisa Dalupi, Marcelino Arguel, Jelani Hauco, Roberto Truta, and Jonathan Cunanan. Salamat Lord na pinagpala mo ang mga anak mong ito sa iba't ibang bansa at ang kanilang mga pamilya. Gayun din po, Panginoon, ang God's Family Worship Center, dalangin ko po, Panginoon, ang mga Board of Trustees at ang IGSICOM, Panginoon, si Josie Diaz, si Pilar Reyes, si Sunny Canla, si Talit, si Hermie Reyes, Rebecca Castro, Eric Isguera, Rudel Cruz, Kathy Hauco, Amy Bautista, Imelda Cahipi, Flor Hauco, Erwina Castrense, Belma Binwag, Oyet Isguera, Lito Isguera, Cirilla Mangunay, Ramel De Los Reyes, Mark Castrense, si Leah, si Arceline, si Richel, si Pastora, at si Bishop Dan, pagpalain niyo po, Panginoon, na patuloy na gamitin mo ang mga Board of Trustees na ito at mga IGSICOM. Paano po, Lord, gamitin, patakbuhin ang iyong simbahan, Panginoon, ang iyong gawain dito sa lupa, Lord. Lord, we pray ang lahat, Panginoon. We're praying, Lord, ang aming Presidente, Panginoon, ang aming Vice President, Lenny Lobredo, patuloy mo silang pagpalain. Ang aming legislatives, ang executives, Panginoon, ang aming judicial, pagpalain mo po, Panginoon, ang mga LGUs namin, ang lahat ng mga 81 governors, provinces, vice governor, mga bukals, mga provincial heads. Lord, pagpalain mo, Panginoon, ang aming provincial director, provincial governor, Daniel Ramirez Fernando, pagpalain mo po siya, maging ang aming vice governor, Willie Alvarado. Maging ang aming DILG Director, Director David, Darwin David, ang aming PNP Director, Panginoon, Colonel Manuel Lucban, ang 1,800 mayors, Panginoon, sa buong Pilipinas. Pagpalain mo at patuloy nilang akayin ang kanilang mga constituents, O God, para makilala si Jesus as their personal Savior and Lord. Sa bayan ng Plaridel, tinataas po namin ang aming Mayor, T.C. Anastasia T.C. Bistan, ang kanyang Vice Mayor, Mel De Leon, ang daming dating Mayor, Panginoon Yusel Bistan Kasahe, patuloy po namin tinataas sa iyo. Ang lahat, Lord, ng 42,500 barangay captains at mga kagawad nila, pagpalain niyo po, Ama. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, na Ikaw, Lord, ang Diyos na buhay, na pinagpala, Lord, dalangin ko ang iyong mga anak, anuman ang kanilang ginagawa, anuman ang kanilang trabaho, Panginoon, sa mga darating pang mga araw, yung mga walang trabaho, bigyan mo, Lord, ng mga trabaho, magandang trabaho, Panginoon, na hindi adlang sa paglilingkod sa iyo. Increase their income, Panginoon, yung mga may negosyo, patuloy mong pagpalain, yung mga walang negosyo, bigyan niyo po, Ama, yung mga kunti lang ang income, Panginoon, bigyan mo sila, Lord, ng mga
malalaking trabaho, magandang income, para lalo silang makita, Panginoon, na ikaw ay Diyos na makapangyarihan. Salamat, Ama. Lord, I speak double blessing, portion of your anointing sa mga taong kasama namin ngayong gabi. Kaya, Ama, ngayon pa lamang, we verbalize, Lord, our success, we confess, Lord, we believe, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo at gagawin mo pa sa buhay namin. Thank you so much, Heavenly Father. We love you, Lord. And all these things we pray in Jesus' name we pray. Amen! 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 So, praise the Lord, mga kapatid, at salamat sa mga pagpapala na gaginawa ng Panginoon at doon sa mga bago lamang, ano, kay Pastor Marlon, kay Jericho, sa Esguera. Yes, welcome po kayo. Sabi ni Sister Dory, in Jesus' name. Sabi ni Sister Pina, Sister Nanay Virgie, si Allen, nariyan rin, si Claire, si Pastora, si Abigail, at Pinilla Tomas, nariyan. At salamat sa mga heart at sa mga thumbs up. Ano. At muli po ay patuloy po tayo nagpapasalamat sa Panginoon at kay Talits, nariyan rin. Ano. So, kumusta kayong lahat at be excited kahit na maraming anumang mga variant ang darating. Nauna na si Jesus, 2,000 taon na ang nagdaan, nagpatak na siya ng dugo sa krus ng Kalbaryo. Kaya sino mang tumanggap kay Jesus as their personal Lord and Savior, vaccinated tayo ng banal na dugo ng ating Panginoon. And siyempre, 100% kapag tinanggap natin si Jesus, may hinanda siyang langit para sa atin. Sa nariyan si Catalan, nariyan si Nanay Pinida, God bless po sa inyo. And see you tomorrow, sabi ni Brother Lito Isguera. Amen. Brother Lito, sa lahat ng mga exicom natin at Board of Trustees, may meeting po tayo bukas ng gabi pagkatapos po ng ating prayer night. May dinner po tayo dito. No? So, sa inyong lahat, sa pangalan ng ating Panginoong Isus at ng God's Family Worship Center, of course, ng Osorio Family. God bless you po. See you bukas sa ating prayer night at sa ating Sunday worship. So, kay Sister Estela, salamat sa pagsama at sa panalangin. God bless you all.